Nais ko sanang ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang isang kwentong hango sa tunay kong karanasan. Noong ako'y bata pa lamang, sa edad na 12 taon, at nag-aaral sa 6 na baitang ng elementarya sa baryo ng Negros. Sa ngayon ay ganap na akong ina at may sarili ng pamilya at naninirahan sa Bacolod kasama ang 4 kong anak. Hiwalay na ako sa aking asawa, kaya puspusan ang aking pagtatrabaho para masuportahan ang aking mga anak. At dahil mahilig akong manood ng mga nakakatakot na palabas sa telebisyon at libangan ko rin ng pagbabasa ng mga kwentong katatakutan tungkol sa mga aswang, ay naisipan kong sumulat para ibahagi sa inyo ang sarili kong karanasan. Nang makaengkwentro ko ang isang mabangis na manananggal nung ako'y bata pa lamang. At doon pa kami sa Negros ng mga panahong yon naninirahan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Paloma. Hindi ko tunay na pangalan. At nasa edad na 44 ngayong kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap sa taong 1971 at nag-aaral sa 6 na baitang sa baryo ng Negros. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi sa aming tahanan, ay naisipan ko munang mamitas ng hinog na bunga ng bayabas sa tabi ng kalsada. Nang mga panahon kasing yon, ay hindi pa sementado ang kalsada at wala namang nagmamay-ari ng nasabing puno dahil malayo ang agwat ng bawat kabahayan. At masasabi ko na liblib na lugar ang aming baryo at mahaba-haba rin ang aking lalakarin bago ako makarating sa aming tahanan. Habang namimitas ako ng hinog na bayabas, ay nilalagay ko naman ang napitas na bunga sa aking bulsa. Pakanta-kanta pa ako habang ako'y pumipitas ng bunga. Dahil naaaliw ako pagmasdan ng hitik na bunga ng punong bayabas at habang nalilibang ako sa pamimitas ay isang matandang babae ang tumawag sa akin. May dala itong maliit na bayong kung saan naglalaman ito ng kanyang paninda na suman. Matapos akong tawagin nito, ay marahan itong naglakad palapit sa akin at bahagya na nagsalita. Ineng! Gusto mo ba bumili ng tinda kong suman? Sambit na tanong sa akin ng matanda habang nakangiti ito at malinaw kong nasisilayan ang mapupulang ngipin nito habang sinusupa ang kanyang nganga. Lola, pasensya na po pero wala po akong dalang pera eh. Hindi po ako makakabili ng tinda niyong suman. Magalang naman na sagot ko sa matanda. Ah, ganun ba ineng? Eh sige, kung wala kang pera ay bibigyan na lang kita ng suman. Dahil mukhang mabait ka naman at magalang. Muling ani sa akin ng matanda. At sinabi niya na bibigyan na lang daw niya ako ng tinda niyang suman. Naku lola, salamat na lang po. Bilin po kasi sa akin ng nanay ko eh, wag po akong tatanggap ng pagkain sa hindi ko kilala. Kaya pasensya na po talaga lola ha, kung hindi ko po tanggapin ang bigay mong suman. Muli pang sabi ko sa matanda. Subalit pinilit ako ng matanda at iniinganyo ako nito na kunin ko na daw ang inaalok niyang suman. Dahil masarap daw ito lalot bagong luto lang. Akmang kukunin ko na sana ang suman ay biglang dumating ang aking ina. Lumabas ito ng aming bahay upang hanapin ako. Sapagkat anong oras na ay hindi pa ako umuwi sa aming tahanan. At ng mga panahong iyon, ay buntis ang aking ina at araw na lang ang hinihintay ay manganganak na siya. Nang makalapit sa akin ang aking ina, ay bigla niyang sinabihan ng matanda kung ano ang pakay nito sa akin. Subalit hindi nagsalita ang matanda, bagkos ay matalim nitong tinignan ang maumbok na tiyan ng aking ina habang nakangisi ang kanyang mga labi. At dahil hindi sinagot ng matanda ang aking ina, kaya ako na lang ang nagsabi sa kanya na nais akong bigyan ng matanda ng suman. Matapos ko iyong sabihin sa aking ina, ay masungit niyang pinagmasdan ng matandang babae.
Matapos tignan ng aking ina ang matandang babae, ay niyaya na ako nitong umuwi ng aming tahanan. At dahil sa inasal ng aking ina sa matanda, ay ako na lang ang nagsabi sa matanda na aalis na kami. At humingi ako ulit ng pasensya sa hindi ko pagtanggap sa alok niyang suman. Habang naglalakad kami ng aking ina pauwi sa aming tahanan, ay nanatiling nakatayo ang matanda sa gilid ng punong bayabas. Muli ko itong sinulyapan, subalit matalim ang pagkatitig nito sa amin na tila nagalit sa inasta ng aking ina. Habang marahan kami na naglalakad ng aking ina at tinatahak ang mabatong kalsada, ay pinagsabihan naman ako ni inay na huwag muli akong makikipag-usap sa hindi ko kakilala. Lalo na't dayo daw ang matandang iyon sa aming baryo. Nang mga panahong iyon, ay bali-balita sa baryo namin ang gumagala na aswang at manananggal. Ilan na rin ang nakasaksi sa nasabing manananggal na namiminsala sa ilang mga alagang hayop sa aming baryo. Madalas kasi na may natatagpuan na patay na kalabaw at baka na halos wakwak ang tiyan at wala na ang mga lamang loob nito. Sa oras na mahuli kitang muli na nakikipag-usap sa hindi mo kilalang tao, Paloma, lalo na dun sa matandang yon, malalagot ka talaga sa akin. Ginagawa ko ito para na rin sa kaligtasan mo. At alam mo naman na mahal kita, Paloma. Mahina ako na sambit ng aking ina habang marahan kami na naglalakad. At halata sa mukha nito ang labis na pag-aalala sa akin. Opo, inay. Hindi ko na po uulitin. Magalang na sagot ko sa aking ina. Nang makarating kami sa aming tahanan ng aking ina, ay inilapag ko ang aking maliit na bagpak sa upuang kahoy na gawa sa tabla at mabilis na tumungo sa aming kwarto para magpalit ng damit pambahay. Matapos kong magpalit ng damit, ay tumungo akong muli sa maliit naming sala at kinuha ang aking papel para gumuhit. Nung bata pa kasi ako ay mahilig akong mag-drawing ng mga figura ng tao at minsan naman ay bahay na malapit sa mga kabundukan. Mahilig kasi ako sa sining katulad ng aking ina. Habang gumuguhit ako sa aking papel, ay abala naman ang aking ina sa pag-aasikaso sa kusina para sa lulutuin niyang pagkain para sa aming hapunan. Nang mga panahon kasing yon, ay palaging wala sa aming tahanan ng aking ama at lingguhan ito umuwi sa amin. Dumadayo pa kasi ang aming ama sa iba't ibang distrito ng aming probinsya para magtrabaho bilang isang karpentero. Habang abala ang aking ina sa pag-aasikaso sa kusina, ay nalilibang naman ako sa pagguguhit. Habang gumuguhit ako, ay bigla kong nasilayan ng matandang manlalako ng suman sa labas ng aming bahay. Malapit sa labas ng aming balkonahe, nang mga sandali kasing yon, ay nakabukas ang aming pintuan. Matalim ang mga titig nito sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Matapos kong masilayan ng matandang babae, ay mabilis kong tinawag ang aking ina upang sabihin na nasa labas ng aming bahay ang manlalako ng suman. Kaya dali-dali namang tumungo sa sala si inay para tanungin ako kung bakit ko siya tinawag. At nang makalapit sa akin ng aking ina, ay kaagad naman niya akong tinanong kung ano ang kailangan ko sa kanya. Bakit mo ako tinatawag, Paloma? Anong kailangan mo? Tanong sa akin ng aking ina. Inay, nasa labas kasi ng ating bahay yung manlalako ng suman, oh. Sambit na sagot ko sa aking ina, sabay turo ko kung saan nakatayo ang matanda. Subalit nang ituro ko ang kinatatayuan ng matanda, ay wala na ito doon. At bigla na lang itong naglaho. Wala naman yung matandang babae sa labas, Paloma. Baka naman namamalik mata ka lang. Saad naman ang aking ina. Matapos yun sabihin ng aking ina, ay marahan niyang isinarado ang pinto ng aming bahay at mabilis na tumungo sa aming kusina.
para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang mangawit ang aking kamay sa pagguguhit, ay tinigil ko muna ang aking ginagawa at naisipan ko na lang na maglaro ng aking laruan na manika na binili naman sa akin ng aking ama. Lumipas ang ilang saglit ay sumapit na ang paglubog ng araw at unti-unti nang kumakalat ang dilim sa kapaligiran. Nang mga panahong yon ay wala pa kaming kuryente at tanging kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa loob ng aming tahanan. Tuwing sasapit kasi ang dapit hapon ay nakasanayan ko na ako ang nagsisindi ng mga kandila na nagsisilbing ilaw namin sa bahay. Matapos kong sindihan ng posporo ang kandila, ay natapos na rin ang aking ina sa pagluluto ng aming hapunan. Nang matapos ilatag ni inay sa pagkainan ng aming hapunan, ay kaagad naman niya akong tinawag upang kumain. At habang tahimik kami na kumakain ni inay, ay bigla niya akong kinausap. Sabado bukas, Paloma. Wala kayong pasok sa eskwela. Samahan mo akong mamalengke bukas. Tulungan mo ako sa pagbubuhat ng aking mga pinamili. Alam mo naman na malapit na akong manganak. Sambit sa akin ni inay at nakiusap ito na samahan ko siyang mamalengke. Opo inay, sasamahan po kita bukas mamalengke. E si tatay, kailan po ba ang uwi niya? Magalang nasagot ko sa aking ina, sabay tanong ko kung kailan uuwi ang aking ama. Matapos naming kumain, ay tinulungan ko ang aking ina na magligpit ng aming pinagkainan. Ako na rin ang naghugas ng mga pinggan dahil alam kong napagod ang aking ina sa pagluluto at nasanay na rin ako sa gawaing bahay dahil madalas akong tinuturuan ng aking ina sa lahat ng bagay. Tulad na lamang ng paglalaba dahil mabuti daw na habang bata pa ako ay may alam na ako sa gawaing bahay, lalo na't ako ang panganay niyang anak. At nang matapos ako sa paghuhugas ng pinggan, ay naisipan ko na rin maghilamos. Nakasanayan na rin kasi namin ang aking ina na matulog ng maaga ng mga panahong yon. Matapos kong maghilamos, ay marahan akong naglakad patungo sa aming silid para muling magbihis ng pantulog na damit. Habang ang aking ina naman ay pansamantalang nakahiga sa papag habang hinihimas ang maumbok niyang tiyan. Nang makabihis ako ng pantulog na damit, ay tumabi ako sa aking ina at hinaplos ko ng marahan ng kanyang tiyan habang nakahiga ako sa kanyang tabi. Samantala, habang nakahiga kami ng aking ina sa papag, ay isang malakas na pagaspas ng hangin ang umihip sa aming bubungan na tila parang may dumaan na malaking ibon. Kaya naisipan ng aking ina na sumilip sa bintana ng aming silid at kung anong pagaspas ang pabalik-balik na lumilipad sa aming bubungan. Subalit hindi ito matanaw ng aking ina. Kaya marahan na naglakad ang aking ina palabas ng aming silid upang tumungo sa sala. Naisipan kasi ng aking ina na ikandado na ang pinto sa harap ng aming bahay. Pati ang dalawang bintana na nasa tabi ng pintuan ay isinarado din ng aking ina. Matapos niyang maisara ang lahat, ay kinuha na niya ang lampara upang yun ang gawin naming ilaw. Dahil delikado daw para sa amin kung kandila ang magsisilbing liwanag sa oras ng aming pagtulog. Matapos na inay masindihan ng lampara, ay nilagay niya iyon sa sahig ng aming sala na malapit lang sa labas ng aming silid at muli siyang bumalik sa aming silid. Habang nakahiga kami ng aking ina sa papag na tanging banig lang ang sapin, ay marahan naman niyang hinahaplos ang aking buhok hanggang sa dalawin ako ng sarili kong antok at tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ng aking ina. Nakasanayan ko na rin gumising ng maaga lalo na't walang kaagapay ang aking ina sa ibang mga gawain. Mag-almusal na tayo, Paloma.
Pupunta pa tayo ng palengke para bumili ng pangunahin nating pangangailangan. Malumanay na sambit sa akin ang aking ina. Matapos naming mag-almusal ni inay, ay kinuha niya ang kanyang pitaka at muli akong sinabihan na aalis na kami para pumunta sa palengke. May kalayuan kasi ang palengke sa amin noong mga panahong yun. Kaya kailangan pa naming maglakad ng ilang minuto bago marating ang paradahan ng mga sakayan tulad ng habal-habal. Bukod pa doon, matapos naming marating ang paradahan ay ilang minuto rin ang biyahe bago namin marating ang palengke. Habang marahan kami na naglalakad ng aking ina, ay hawak ko naman ang kanyang kamay. Pansin ko rin sa aking ina na hirap na itong kumilos dahil sa maumbok niyang tiyan, lalo na't araw na lang ang hinihintay upang manganak. Maaaring pwede siyang manganak bukas o sa susunod na mga araw. Nang makarating kami sa paradahan, ay kaagad naman kaming sumakay ng aking ina sa isang habal-habal. Marahan at maingat namang pinapatakbo ng driver ang sinasakyan namin dahil nga sa buntis ang aking ina. Habang binabagtas namin ang kalsada, lula ng habal-habal, ay bigla niyang kinausap ang aking ina. "Ginang, dapat sa ganyang sitwasyon mo, ay asawa mo na ang inuutusan mong mamalengke. Delikado na para sa iyo ang panaylabas ng ating baryo. Alam mo ba, may natagpuan na namang patay na kalabaw malapit dun sa tubuhan. Wakwak yung tiyan nito at halos wala na ang lamang loob. Ang sabi ay dayong manananggal daw ang salarin." Saad ng manong driver ng habal-habal sa aking ina. "Ganon po ba? Hindi pa rin po ba matukoy kung sino yung dayong manananggal sa baryo natin? Mukhang marami na siyang nabibiktima na alagang hayop dito ah." Sambit naman ang aking ina sa driver ng habal-habal, sabay tanong kung may hinala na sila kung sino ang gumagalang manananggal. "Hindi pa matukoy kung sino, Ginang. Marami na kasing dayo sa ating baryo." Sagot naman ni manong driver sa aking ina. Napatigil na lang ang kanilang pag-uusap nang marating na namin ang palengke. Nang makarating kami sa palengke, ay ako ang unang bumaba ng habal-habal at inalalayan ko naman ang aking ina gamit ang paghawak ko sa kanyang mga kamay. Nang nasa palengke na kami, ay hindi naman ganon karami ang aming pinamili. Tanging mga pangunahing pangangailangan lang ang binili ng aking ina, tulad ng asukal, gatas, mga sangkap sa pagluluto, gulay, isdang bangus at kalamansi. Matapos naming mamalengke ng aking ina, ay ako ang nagbitbit ng ilang supot habang bitbit naman niya ang isang maliit na supot na naglalaman ng tinapay. At muli kaming sumakay ng habal-habal upang umuwi na sa aming bahay. Sinabihan din ng aking ina ang driver na doon niya kami ibaba sa mismong tapat ng aming bahay. Nang makarating kami sa aming bahay, lula ng sinakyan naming habal-habal, ay tinulungan kami ni manong driver. Siya na ang nagbitbit ng aming pinamili at binuhat niya iyon at dinala sa mismong tapat ng pintuan ng aming tahanan. At nang mailapag ni manong driver sa sahig ang mga supot, ay kaagad naman kaming nagpasalamat. Akmang papasok na sana kami sa loob ng bahay, ay biglang sumulpot ang matandang babae. Tangan na naman nito ang bayong na naglalaman ng nilalako niyang suman. Bukod sa suman, ay may dala pa itong isang silag na supot na naglalaman ng longganisa. Sa biglang pagsulpot ng matandang babae, ay bakas sa mukha ng aking ina ang pagkainis sa matanda. Kaya mataray niya itong kinausap. "Ano ba talagang kailangan mo, Lola? Di ba sabi ko sa iyo na hindi namin gustong kumain ng tinda mong suman? At saka paano mo nalaman ang bahay namin?" Mataray na sabi ng aking ina sa matandang babae. "Ginang, nagkataon lang na napadaan ako rito.
At sakto naman na nakita ko kayong mag-ina, bumaba ng habal-habal. Kaya naman naisipan kong lumapit sa inyo upang alukin kayo ng tinda kong longganisa. Sagot ng matanda sa sinabi sa kanya ng aking ina. Talaga bang nagkataon lang lola ang pagparito mo dito sa harapan ng bahay namin? Sabi kasi ng anak ko, nakita kanya kahapon na nakatayo sa labas ng bahay doon sa may balkonahe. Nagkataon din ba yon? Tsaka pasensya na po talaga lola, pero hindi ako mahilig kumain ng longganisa. Muling sambit ng aking ina sa matanda. Ganun ba? Eh sige, ibibigay ko na lang ito sa inyo para matikman nyo ang tinda kong longganisa. Sinisigurado ko sa inyo na masarap ang pagkakagawa ko nito. Muling ani ng matanda kay inay at pinipilit nito na kunin ng aking ina ang tinda niyang longganisa. Dahil sa nangyari ay napikon ng aking ina at tinaasan ng boses ang matanda. At dahil sa ginawa ng aking ina ay nagalit din ang matanda sa kanyang inasta. Ginang, hindi mo na ako ginalang. Masyadong matalas ang iyong dila. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mo sa alok kong longganisa at pagbabayaran mo ang pagmamataas ng boses mo sa akin. Kaya tandaan mo ang araw na ito, Ginang. Masungit na sabi ng matanda sa aking ina na may kasamang pagbabanta. Lola, hindi kita binabastos. Tinaasan kita ng boses dahil masyado ka nang makulit. Di ba ilang ulit ko nang sinabi sa iyo na ayaw kong bumili ng tinda mong longganisa? Kahit na gusto mong ibigay yan sa akin, ay hindi ko pa rin yan tatanggapin. Mataray na sabi ng aking ina sa matandang babae. Matapos yun sabihin ng aking ina, ay hindi na muling nagsalita ang matanda. Bagkus ay tinignan nito ng matalim ang aking ina, na tila nanlilisik ang mga mata. Nang matapos niyang titigan ang aking ina, ay dumura ito sa aming harapan. Malinaw kong nasilayan ng mapulang laway nito na bumagsak sa lupa dahil sa sinusupa nitong nganga. Matapos dumura ang matanda ay marahan itong tumalikod at naglakad papalayo sa aming bahay. Nang makalayo ang matanda sa aming bahay, ay kaagad akong niyaya ni inay na pumasok ng aming tahanan. Bago kami tuluyang makapasok, ay kinuha ko ulit ang mga supot na aming pinamili sa palengke. Huwag ka na munang lalabas ng bahay paloma ngayong araw ha. Dito ka na lang sa loob ng bahay maglaro. Masama ang kutob ko na babalikan tayo ng matandang yon. Sambit sa akin ni inay nang makapasok kami ng aming tahanan. Bakit naman tayo babalikan ng matanda, inay? Eh wala ka namang ginawang masama sa kanya. Tanong ko sa sinabi sa akin ng aking ina. Basta gawin mo na lang ang sinabi ko, Paloma. Wala nang maraming tanong pa. Sagot ng aking ina sa tanong ko. Nang mailagay na namin ni inay sa lamesa ang aming pinamili, ay inutusan niya ako na isarado ko na at ikanda daw ang aming pintuan sa sala. Kaagad naman akong tumungo sa sala at mabilis na kinandado ang pinto. Tulad ng bilin sa akin ng aking ina, na bawal akong maglaro sa labas, kaya naisipan ko muling gumuhit. Kinuha ko ang papel, lapis at krayula sa aking bag. Habang ang aking ina naman ay nagsimula ng magluto ng aming tanghalian. Habang gumuguhit ako sa aking papel, ay biglang kumalabog ang aming pintuan na tila parang may bumato. Sa katunayan nga, ay narinig din iyon ng aking ina dahil sa lakas ng kalabog. Marahan na naglakad ang aking ina patungo sa aming sala kung saan ako nakaupo at kaagad niya akong tinanong kung ano ang kumalampag sa aming pintuan. Sinabi ko naman sa aking ina na parang may bumato sa aming pintuan sa labas ng bahay. Kaya muling naglakad ang aking ina para tignan kung may tao sa labas. Hindi muna binuksan ng aking ina ang pintuan,
bagkos sumilip muna siya sa aming bintana. Matapos niyang sumilip sa bintana, ay wala namang tao sa labas ng aming bahay. Kaya naisipan niyang buksan ang aming pintuan. Nang mabuksan ng aking ina ang pinto, ay halos napasigaw ang aking ina. Kaya mabilis akong tumakbo para alamin kung ano ang nangyari. At nang makalapit ako sa aking ina, ay halos napayakap ako sa kanya. Dahil sa pugot na ulo ng isang kalabaw ang nakalatag sa sahig ng aming balkonahe. Halos may bahid din ng sariwang dugo ang nagkalat sa labas ng aming pintuan. Kaya napasigaw ang aking ina sa labis na takot. Nang mga sandaling yon, ay napapaiyak ako habang niyayakap ko ang hita ng aking ina. Dahil nakaramdam din ako ng labis na takot. Nang makita namin ang pugot na ulo ng kalabaw, ay mabilis na isinarado at ikinandado ni inay ang aming pinto. Pati ang aming bintana ay isinarado na rin ng aking ina. Magkahawak kamay kami ni inay na naglakad patungo sa sala at inalalayan ko siyang umupo. Tinigil muna niya ang kanyang ginagawa dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan dahil sa malakas na sigaw na kanyang pinakawalan. Kahit nakakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon, ay mabilis akong tumungo sa kusina para kumuha ng isang basong tubig upang ipainom sa aking ina. At habang marahang umiinom ng isang basong tubig ang aking ina, ay dahan-dahan ko namang hinahaplos ang maumbok niyang tiyan. Inay, bukas pa ba uuwi si Itay? Natatakot kasi ako. Saad ko sa aking ina habang marahan kong hinahaplos ang maumbok niyang tiyan. Oo Paloma, bukas pa uuwi ang tatay mo. Maiksing sagot ni inay sa tanong ko na halatang hinihingal ito sa pagsasalita. Lumipas ang ilang sandali ay muling bumuti ang pakiramdam ng aking ina. Kaya muli siyang tumungo sa kusina para magluto ng aming ulam para sa aming tanghalian. Hindi ko na pinagpatuloy ang aking pagguguhit bagkos ay tinulungan ko ang aking ina sa gawain sa kusina. Ako na ang humiwa ng mga sangkap sa lulutuin niyang bangus. Nang matapos ang aking ina sa pagluluto, ay kaagad kaming kumain ng aming tanghalian. Habang kumakain kami ay kita ko sa mukha ng aking ina na hindi maayos ang kanyang pakiramdam. Inay, ayos lang po ba kayo? Para kasing namumutla kay. Tanong ko sa aking ina. Ayos lang ako Paloma, kaya kumain ka lang dyan. Maiksing sagot sa akin ni inay. Matapos naming kumain, ay sinabihan ko ang aking ina na ako na ang bahalang magligpit ng aming pinagkainan at ako na rin ang bahalang maghugas ng mga pinggan. Ang sipag naman at ang bait ng anak ko. Salamat Paloma, dahil kahit bata ka pa ay tinutulungan mo na ako sa ilang mga gawain. Masaya ako at ikaw ang naging anak ko. Biyaya ka sa akin ng Diyos. Saad sa akin ang aking ina at mariin akong hinalikan sa aking pisngi. Sinanay talaga. Kanino ba naman ako magmamana edi sa'yo? Sabi ko naman sa aking ina matapos niya akong hagkan ng halik sa aking pisngi. Matapos ko yung sabihin sa aking ina, ay inumpisahan ko ng ligpitin ang aming pinagkainan. Habang si inay naman ay tumungo sa aming silid para magpahinga. Naibsan na rin ang takot ko na nararamdaman sapagkat nakakandado naman na ang aming mga pinto at bintana kahit na sa tanghali ang tapat. At nang matapos ako sa paghuhugas ng pinggan, ay pinuntahan ko ang aking ina sa aming silid. Tapos ka na bang maghugas ng pinggan, Paloma? Tanong ng aking ina nang makapasok ako sa aming silid. Opo inay, tapos na po. Ano po ang ginagawa mo, inay? Magalang nasagot ko sa aking ina, sabay tanong kung ano ang kinakalkal niya sa maliit na baul. Hinahanap ko kasi ang pangontra na bigay sa akin ng albularyo, yung Santo Ara at Carmen de Guerra.
Sagot ng aking ina sa tanong ko. Dahil hindi ko naman alam ang sinasabi sa akin ni inay, ay minabuti ko na lamang natignan ang hinahanap niya sa baul na kahoy. Nabigay pa sa kanya ng aking lola nang ito'y nabubuhay pa. Ilang saglit pa ay nahanap na ng aking ina ang Santo Ara at Carmen de Guerra na sinasabi niya. Isa itong pulang tela na naglalaman ng mga pangontra sa mga mambabarang, mangkukulam at aswang. Matapos yun makuha ng aking ina, ay nilagay niya yon sa laylayan ng kanyang damit. Bukod doon, ay kinuha din ng aking ina ang isang tuyong mga ugat ng halaman na nakabalot sa isang papel at isang garapon na naglalaman ng langis na gawa sa bayabas. Hindi na ako nagtanong pa sa mga bagay na kinuha ng aking ina sa baol, bagkos ay tinitignan ko lang siya kung ano ang kanyang gagawin sa mga ito. Binuksan ng aking ina ang garapon na naglalaman ng langis ng bayabas at pinahiran niya ng langis ang kanyang tiyan. Matapos niyang pahiran ng maumbok niyang tiyan, ay inutusan ako ng aking ina na kumuha ng isang lumang supot at isang baso na hindi babasagin at ilang pirasong kalamansi na pinamili namin kanina sa palengke. Nang makuha ko yun lahat, ay muli akong bumalik sa aming silid at kaagad ko yung binigay sa aking ina. Binuklat ni inay ang isang papel na naglalaman ng sarit-saring tuyong halamang ugat at inilagay niya iyon sa supot at kaagad niyang dinurog sa pamamagitan ng pagpukpok ng marahan gamit ang baso. Matapos yung pukpukin ng aking ina, ay nadurog ito at inilagay niya iyon sa garapon na naglalaman ng langis. Pagkatapos ay hiniwa ng aking ina ang kalamansi gamit lamang ang kanyang kuko at pinatak ang katas nito sa garapon, habang ang ibang buto naman ng kalamansi ay nagsilaglagan sa sahig. Kinahaponan ay maagang nagluto ang aking ina ng aming hapunan. Umayos na kasi ang pakiramdam ni inay buhat ng pahiran niya ng langis ang kanyang maumbok na tiyan. Habang abala muli ang aking ina sa pagluluto sa kusina, ay naisipan ko munang maglaro sa loob ng aming silid. Nasa silid kasi namin nakalagay ang aking mga laruan. Habang naglalaro ako, ay agaw atensyon sa akin ang isang buto ng kalamansi na kumislap sa sahig. Dinampot ko ito at marahan kong pinagmamasdan. Kakaiba kasi ito sa ibang buto ng mga kalamansi. Para itong puting bato na tila kumikinang. At dahil nawili ako sa kakaibang buto ng kalamansi, ay itinago ko ito sa aking bulsa. Nang sumapit ang dapit hapon, kung kailang unti-unti na namang lumulubog ang araw sa kanlurang bahagi ng kalangitan, ay naisipan kong puntahan sa kusina ang aking ina. Nay, ano po ba yung niluluto mong ulam? Tanong ko sa aking ina. Ginisang petsa yung niluluto kong ulam, Paloma. Sagot ng aking ina, sabay pahapyaw ng ngumiti sa akin. Halos takipsilim na nang matapos magluto si inay ng aming ulam. Nagprito pa kasi ng itlog si inay at sabay na ginisa para sa akin. At nang matapos ang aking ina sa pagluluto, ay kaagad naman kaming kumain. Habang inihahanda ng aking ina ang aming hapunan sa mesa, ay nakarinig kami ng ilang mga katok sa labas ng aming pintuan. Nang gabing yun, Kuya Chris, ay muli na naman kaming binalot ng takot dahil sa malakas at paulit-ulit na katok sa aming pintuan. Dahil sa nangyari, ay hindi muna kami kumain ng aming hapunan. Bagkos ay sinabihan ako ng aking ina na manatili ako sa kanyang tabi. Magkasama kami ni inay na tumungo sa aming silid para kunin ang garapon na naglalaman ng langis na may halong dinikdik na tuyong halamang ugat at katas ng kalamansi. Nang kunin ng aking ina ang garapon, ay bahagya itong kumukulo sa bayampan ng pananakit ng kanyang tiyan. Samantala,
Nakaramdam naman ako ng tila parang may umiinit na nakakapaso sa aking hita. Kaya hinawakan ko ang aking mga hita at napagtanto ko na dito pala sa aking bulsa nang gagaling ang nakakapasong init. Kaya mabilis kong ipinasok ang aking kamay sa aking bulsa at kinuha ang isang maliit na bagay na bahagyang umiinit. At nang makuha ko ito, ay ang buto pala ito ng kalamansi na aking nakuha sa aming silid. Agad namang napansin ng aking ina ang makintab na buto ng kalamansi sa aking kamay. At kahit na sumasakit ang kanyang tiyan, ay bigla niya akong tinanong kung saan ko ito nakuha. Sinabi ko naman na galing ito sa mga nalaglag na buto ng kalamansi na pinatak niya kanina sa garapon na may langis. Sinabi ko rin sa aking ina na bahagya itong umiinit na tila nakakapasok. Kinuha ni ina yung hawak kong buto at nilagay niya yon sa baso. Matapos malagay ng aking ina ang buto ng kalamansi sa baso, ay muli niya akong inutusan na kumuha ng ilang piraso ng kalamansi at mabilis niya yung pinatakan ng maraming katas upang ibabad ang nasabing buto. Nay, bakit niyo po binababad ang kakaibang puting buto ng kalamansi sa katas ng kalamansi? Tanong ko sa aking ina. Paloma, hindi basta buto ng kalamansi ang nakuha mo, kung hindi isang mutya ng kalamansi. Alam mo ba anak na maswerte ang magkaroon ng mutya dahil nagbibigay ito ng swerte sa tao? Bukod pa doon ay magaling itong pangontra at panlaban sa mga masasamang elemento. Paliwanag ng aking ina sa tanong ko. Magtatanong pa sana ako sa aking ina, ay bigla namang kumalampag ang aming bubungan na tila may dumaan na malakas na pagaspas ng hangin. Muli akong sinabihan ng aking ina na manatili ako sa tabi niya dahil may nilalang daw na padaan-daan na lumilipad sa aming bubungan. Natakot naman ako sa sinabi ng aking ina dahil alam ko na ang ibig niyang ipahiwatig. Dahil matibay ang aming bubungan, ay nakakasiguro kami na hindi basta ito mababaklas ng nilalang na panayang daan sa aming bubungan. Ilang saglit pa ay biglang nakaramdam ang aking ina ng labis na pananakit ng tiyan. Kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Hinala niya noon ay lalabas na ang aking magiging kapatid sa kanyang sinapupunan. Subalit hindi nga siya nagkamali dahil mapapaaga ang kanyang panganganak. Biglang sumabog ang kanyang panubigan bilang senyales na manganganak na ang aking ina. Nang gabing yun, ay awang-awa ako sa aking ina dahil pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili na sumigaw. Sapagkat ramdam ng aking ina ang matinding sakit, napakagat na nga ang aking ina sa kwelyuhan ng kanyang damit dahil sa tinding sakit na kanyang nararamdaman. Balak ko sanang lumabas ng aming bahay para humingi ng tulong, subalit hindi ko magawa at binalaan ako ng aking ina na huwag akong lalabas kahit na anong mangyari dahil may umaaligid sa taas ng aming bubungan. Bakit kasi wala man lang kaming kapitbahay na pwede naming hingian ng tulong? Kailangan pa kasing maglakad ng ilang minuto bago marating ang ilang kabahayan. Hanggang dumating sa punto na hindi na kinaya ng aking ina ang pananakit ng tiyan. Kaya wala siyang tigil sa kakasigaw habang hinahawakan niya ang bandang ibaba niya. Napansin ko rin na may lumalabas ng dugo sa kanyang maselang bahaging baba ng kanyang katawan. Napaupo rin ang aking ina sa sahig at napasandal siya sa aming dingding. Napansin ko rin ang bahagyang paglabas ng ulo ng bata sa puwerta ng aking ina. Halos walang tigil ako sa kakaiyak habang dinaramdam ng aking ina ang matinding sakit habang napapasigaw ito. Kaya kahit natatakot ako ng mga sandaling yon, ay wala akong nagawa kung di humingi ng tulong sa aming kababaryo para iligtas ang buhay ng aking ina at para na rin sa aking magiging kapatid.
Nilakasan at tinatagan ko ang aking sarili upang tulungan ang aking ina. Kaya naisipan kong lumabas ng aming tahanan kahit napigilan pa ako ng aking ina. Dahil ang mahalaga ay maisalba ko ang kanilang buhay. Inay, tibayan mo lang po ang loob mo. Lalabas muna ako ng bahay upang humingi ng tulong. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyong masama at sa magiging kapatid ko. Sambit ko noon sa aking ina. Pinigilan niya ako pero hindi ako nakinig sa kanya. Ewan ko po ba sa aking sarili kung bakit napaka-mature na ng isip ko ng mga panahon na yon. Sa murang edad ko ay nagawa kong tulungan ng aking ina kahit na ikapapahamak ko. Matapos kong sabihin yon sa aking ina, ay mabilis akong tumayo at kinuha ko ang mutsa ng kalamansi sa baso na nakababad sa katas ng kalamansi. Hindi na rin ako nagsuot ng tsinelas para mabilis akong tumakbo patungo sa ibang kabahayan upang humingi ng tulong. At bago ako lumabas ng aming tahanan, ay sinulyapan ko muna ang kaawa-awa kong ina at binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti kahit na nakakaramdam ako ng kilabot. Nang makalapit ako sa aming pintuan, ay tinanggal ko ang lock nito at marahan na humakbang palabas ng aming bahay. Muli kong isinara ang pinto at palingalinga ako sa paligid habang mahigpit na hawak ko ang mutsa ng kalamansi. Hindi ko na rin ininda ang init nito dahil hindi na siya masyadong nakakapaso buhat ng ibabad ito ng aking ina sa katas ng kalamansi. Nang makalabas ako ng aming bahay, ay nakita ko pa rin ang pugot na ulo ng kalabaw na nakalatag sa sahig ng aming balkonahe. Inilibot ko muna ang aking mga mata sa buong paligid bago ako tumakbo ng matulin. Baka kasi makita ko ang matandang babae sa daan. At dahil wala naman ang matandang babae, ay mabilis akong tumakbo patungo sa labasan. Halos hindi ko nililingon ang aking likuran at tanging pagtakbo lamang ang aking ginagawa. Malinaw ko namang nakikita ang kalsadang lupa dahil sa liwanag ng buwan na tumatanglaw sa madilim na kapaligiran. Kahit na magkasugat-sugat pa ang aking talampakan sa mga magagaspang na bato, ay hindi ko ito ininda. Ang mahalaga ay mailigtas ko ang buhay ng aking ina at kapatid. Habang tumatakbo ako ay tila parang may mga pagaspas ng hangin na sumusunod sa aking pagtakbo. Kaya naisipan kong tumingala upang tignan ito. Halos napaupo ako sa kalsada nang makita ko ang nilalang na lumilipad. Nakakatakot ang itsura nito sapagkat putol ang katawan nito at nakalabas ang mga bituka. May malalaki itong pakpak na tulad sa isang paniki. At higit sa lahat ay nakakasindak ang mukha nito dahil sa mga nagbabagang mata at matatalim na ngipin. Dahil sa isang nilalang na lumilipad ay muli akong tumayo at walang habas na tumatakbo ng matulin. Halos sumabog na ang puso ko sa kaba at sa takot habang mabilis na binabagtas ang mabatong kalsada. Kahit sobrang tulin ko ng tumakbo, ay nahabol pa rin ako ng nilalang na tinatawag nilang manananggal. Nang malapit na ito sa akin, ay paunti-unti itong bumababa sa paglipad para ako'y saklutin. Buti na lang ay muli akong natumba ng padapa kaya hindi niya ako tuluyang nasaklot gamit ang matutulis niyang mga kuko. Muli akong bumangon upang tumakbo. Halos basang-basa na ng pawis ang suot kong damit sabay ang panang malalakas na kabog ng aking dibdib. Habang matulin akong tumatakbo ay naisipan kong sumigaw ng malakas na baka sakaling may makarinig sa akin. Subalit sa aking kakasigaw ay nakaapekto ito sa aking pagtakbo. Kaya bigla na lang may lumapat na matutulis na kuko at bumaon ito sa aking balikat at dahan-dahan na umaangat ang aking mga paa sa lupa. Saklolo! Tulungan niyo ako!
Sigaw ko habang unti-unti akong umaangat sa lupa. Habang saklot ako ng manananggal, ay pinilit kong igalaw ang isa kong kamay kahit na mahigpit ang pagkakakapit nito sa akin. Subalit kahit na nakakaramdam ako ng kirot sa aking mga balikat, ay bigla kong naisip ang hawak kong mutya ng kalamansi sa kaliwa kong kamay. Dahil hindi pa naman ganon kataas ang lipad ng manananggal, ay ubod lakas kong iniangat ang kaliwa kong kamay at ibinaon ko sa putol niyang katawan ng mutya ng kalamansi, kung saan lumalaylay ang kanyang mga sariwang bituka. Biglang umangil ng malakas ang manananggal na tila nasasaktan ito sa mutya ng kalamansi na ibinaon ko sa kanyang katawan. Nagpasirko-sirko ito sa paglipad sa ere, subalit hindi pa rin ganon kataas ang kanyang paglipad. Muli akong sumigaw ng malakas habang umaangil ang manananggal. Hanggang sa matanaw ko ang ilang mga kalalakihan na tumatakbo, bitbit ang itak at mga sibat na gawa sa matulis na kawayan. Dahil sa nangyari, ay mabilis nila akong inagapan. Dahil mababa lang naman ang pagkakalipad ng manananggal, ay ubod lakas itong sinibat ng isang lalaki sa kanyang pakpak at mabilis itong bumulusok. Nang bumulusok ito sa lupa, ay kaagad akong hinila ng isang lalaki na may hawak na itak, habang ang iba namang kalalakihan ay walang habas na pinagtataga ang manananggal sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Habang pinapas lang nila ang manananggal, ay walang tigil ako sa kakaiyak at napansin ko rin na tila umuusok ang bahaging putol ng katawan ng manananggal, kung saan doon ko sinuksok ang mutya ng kalamansi. Matapos nilang mapaslang ang manananggal, ay hindi na muli ito bumalik sa dati niyang anyo. Wala din akong ideya ng mga oras na yon kung ang matandang babae nga ba ang nasabing manananggal. Nawala na din sa isip ko ang mutya ng kalamansi dahil mas iniisip ko ang kalagayan ng aking ina. Sinabihan ko ang ibang kalalakihan na manganganak na ang aking ina at kailangan namin ng tulong dahil wala ang aking ama para tulungan kami. Kaya mabilis akong tinulungan ng dalawang lalaki at isa sa kanila ay driver ng habal-habal. Mabilis na tumakbo ang lalaki pabalik sa kanilang bahay para kunin ang kanyang sasakyan na habal-habal. Habang ang ibang kalalakihan naman ay sinunog ang katawan ng manananggal. Nang dumating ang lalaking kumuha ng kanyang habal-habal, ay mabilis kaming tumungo sa aming bahay kasama pa ang isang lalaki. Nang makarating kami sa bahay, ay nadatnan namin ang aking ina na nakalabas na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Subalit na natili pa rin na nakadugtong ang pusod ng sanggol sa puwerta ng aking ina. Inalalayan ng dalawang lalaki ang aking ina habang karga-karga niya ang aking kapatid. Halos nanghihina na ang aking ina, pero pilit pa rin niyang tinitibayan ang kanyang sarili. Nang madala namin ang aking ina sa paggamutan, ay mabilis naman siyang inasikaso ng midwifery at nurse na nakatalaga sa nasabing paggamutan. At ginamot din ng isang nurse ang aking mga sugat sa magkabila kong balikat. Nagpasalamat naman ako sa dalawang lalaki na naghatid sa amin sa paggamutan na malapit sa bayan. Hindi ko na rin iniisip ng mga oras na yon ang manananggal at mutya dahil mas nakatoka ako sa pagbabantay sa aking ina. Kinabukasan ay agad namang tumungo ang aking ama sa paggamutan sa bayan. Nalaman niya kasi sa aming mga kababaryo ang nangyaring trahedya sa amin ng aking ina kagabi. Kaya dali-dali siyang pumunta sa paggamutan para tignan ang aming kalagayan. Nangako din ang aking ama sa amin ni inay na hindi na siya muling dadayo pa sa ibang lugar para magtrabaho. At kung magtatrabaho man siya sa ibang lugar, ay sisiguraduhin niya na makakauwi siya tuwing gabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y magbigay ito ng inspirasyon
sa ibang kabataan na mahalin natin at igalang ang ating mga magulang. At ipadama natin sa kanila ang tunay na pagmamahal habang sila'y nabubuhay pa. Dahil hindi sa lahat ng oras at panahon ay makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbabahagi ng aking storya sa inyong munting tahanan. Naway marami pa kayong kwento na maibabahagi sa mga tagapakinig. Sa muli, ang inyong sender, Paloma ng Bacolod. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.